December 6, I think. December 6 yun. Na pagka ano ni Papa, bumigla lang siya na lumaki yung chan niya, hindi niya na maano yung katawan niya, bigat na bigat na. Tapos, may mga vitamins lang, pero parang sabi ko, wala, bakit parang nung namuliling si Papa, parang bigla na naman na si Mama naman ba? Sunod was it? Sunod naman, oh, 4 days lang. Magandang araw po mga kapuntos sa buong mundo. Kumusta na po kayo? At sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. At nag-live po tayo ngayon. Meron tayong mag-share sa kanyang karanasan sa buhay para naman mamulat, no, ang lahat ng mga tao patungkol sa reality ng demonyo. Dahil ang daming mga kapatid natin na doubtful pa sa existence sa mga demonyo at sa kampo ng mga demonyo, dahil may kampon siya eh. May mga ahinti ng demonyo sa panahon natin. Yung mga mangkukula, mababarang, no? Akala natin wala na sila. Pero totoong buhay na buhay ang mga ahinti ng demonyo, mga kapatid. At mag-share yung kapatid natin ngayon. At before siya mag-share, kilala siya sa kanyang sarili, greetings muna tayo sa mga maupay nga aga na Padre Darwin sa Abuyog, Leyte. Maupay is ano yun? Mayang Muntag. Ano yung dialect na yun? Sa Leyte. Nasa Leyte. So, si Florita D.R. sinunod sa atin. Si Elisic na Sirones. So, ang daming nunood sa atin ngayon. At hindi ko na mabasa yung mga comment ninyo. Waray po yan, brother. Waray pala. Sister Eva Bubiar, lagi po nunood sa atin. Si Churin Paloma. So, ngayong araw na ito, after ni Karen, ay si Ate ano naman Dolores magsi-share from taga saan ka? Manila. Si Karen na magsi-share ngayon is from Masbate po. So kung ma-empower natin yung mga kaparian, hindi na sila dadayo pa dito sa lugar natin dahil marami nang na-empower, di ba? So yan ang pakay natin, ma-empower natin yung mga kaparian natin, ma-empower din natin yung bayan ng Diyos, no? Dahil maraming hindi na-empower, pati yung mga pari hindi na-empower. At nanood din natin yung SDE natin na kapatid, na hindi ko alam pastor ba ito, si Common Sense TV, nanood sa atin. Salamat kapatid. Common Sense TV, na based on fact ministry, you know, is watching. So salamat kapatid. Meron tayong mga iba't ibang sekta ngayon na nanood sa atin. At meron din nagpa-bless ng mga religious items na ginagamit na nila. So kasama ko ngayon, mga kapatid, si Sister Karen, isang guro. So, Sister Karen, mag-greet ka sa ating mga kapatid. Hi, good morning everyone. So ako po si Karen Magnocleofe, from 28 years old, from Nabayan, Talanas, Masbate. Morning. Saan ka nagtuturo? Kabaniyuan elementary school na sa Dimasa lang. Ilang year ka na nagturo? Magsi-6 years na this coming November. Pero natigil ka? Yes. Ilang almost 1 year? Almost 1 year na. Oo, nag-leave ako ng leave without pay. Ah, leave without pay. So until when yung leave mo? Okay. Ako ma-okay ka na. Oo. So experience ni Ma'am Karen. At anim na taon na nagtuturo. Pero nahinto siya dahil sa hindi inasahan na karamdaman. No? So ngayon, pakinggan natin yung storya ng buhay niya, mga kapatid.
Sige, mahal na Athena. I-correct na rin sa wifi. Sige, nandito na. Bumalik okay. Na. Na-connect na sa wifi. Okay. Microdosing. Okay. Patuloy. Sige. Okay, so, tawag na to. So, nag-start talaga ito lahat 2019. Parang, 2019? Yes. Mga apat na na taon. Oo, so, merong tao na someone very close to my heart na parang palagi siyang may sinasabi na negative about sa akin, sa amin, parang ganun. Kasi sa mong pamilya? Sa akin talaga. Sa sa'yo. Hindi ko alam ano niya, parang ganun ba na nag-aaral pa ako, parang hindi yan makagraduate, ganun. Tapos nakagraduate naman na parang hindi yan makakapasa. Tapos nakapasa na hindi yan makakapagturo, ganun ba. Tapos nung luckily naman, nakapagturo ka agad, sabi niya na hindi yan, parang ang dami. Toro negative ang parang sasabihin negative, niya. Parang wala kang, pero hindi ko yun, parang hindi ko lang, parang hindi ko siya sineryoso ba, kasi malapit sa'yo, kasi parang akala ko lang okay lang yun, gano'n. So, tapos yung parang, ikakasal na ako, yung parang minamanhikan sa akin yun naman, sabi niya na, hindi yan makakasal. parang ganun. Lagi siyang tumututon. Oo, parang ganun. Parang, hindi yan makakasal. Tapos na nakasal naman na, sabi niya, hindi yan magkakaanak. Parang in front ba sa akin, parang sinasabi niya talaga palagi na. Parang grabe yung envy niya. Uh-huh. Yung, yung envy sa Tagalog. Ingit. Yung parang ganun. So ako naman, hindi kasi ako parang father, yung parang, yung tawag nito, parang inaano ko lang, parang sa isip ko lang na Lord, hindi na lang yung sinasabi niya gano'n, sabi ko sa kanya. So, 2019, parang doon niya nag-start na no, nakapagturo na ako kasi may item na, ganyan, makakapagturo na. So, sabi niya sa akin noon, parang nagkaroon ng conflict ba yung time na yun na parang dami niya kasi sa mga tao, parang palagi niya akong, ganyan, parang nakapagturo na, parang mayabang na, parang gano'n. Mayabang ka na. Oo, pero... ang totoo is, hindi naman. Tapos yung, sabi niya na, syempre, happy kami ni mama nun kasi nakapagturo na. Tapos nag-start, nagbitaw siya ng salita niya, sabi niya, happy na. Why pa yung mama mo nito? Nung time, yung 2019 pa yun, mga Feb or March. Kasi, sabi niya sa akin na, masaya lang kayo ngayon kasi nakapagturo, ganyan. Pero hindi niyo alam na darating yung panahon na iiyak kayo ng dugo. So, sabi niya. Oo, ganun. Kasi curse na pala yun. So, ako lang, sa isip ko lang, umiiyak lang kasi ako, father. Hindi ako umiiyak. Mag-aiyak kayo ng dugo, sabi niya. Oo. Tapos nung narinig ko yun, parang sabi ko, bakit ganun siya mo salita? Tapos iniyak ko yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw pa rin yung... Nagdasal ka. Oo, nagdasal ako na yung tao na to, parang ang... Yung kasi, di ba yung tao kasi, father, parang makikilala ka the way how you speak, parang ganyan yung heart mo kasi yun yung laman ng heart mo. So sabi ko, napaka itim, parang ganyan ba, sabi ko, ikaw na po ang bahala sa kanya, Lord, ganyan. So 2019 yun, 2021 nag-start. Kinasal ako January 2021. So natuloy yung kasal mo? Natuloy yung kasal talaga kasi na-pandemic yun, diba? So natuloy pa rin. So 2021 January kinasal ako, then pagka April yung lola ko, parang anakas naman niya, pero bigla lang siyang nanghina. Na, hindi, masakit yung chan niya, Martes. Sumakit yung chan. Pero nung kasi ako, father, kasi Monday morning, pumupunta na ako sa bukid kung saan ako nagtuturo. So umuwi ako Friday na ng hapon. So Monday, umalis ako, malakas pa yung lola ko. Pagka Martes, kasi walang signal sa bukid, so hindi ko alam, mahirap yung signal pa noon kasi wala pang wifi si namin. Tapos, hindi ko alam na nagkasakit pala sa chan yung lola ko Martes. Pag-uwi ko noon, kasi April 9 noon, Friday noon, kasi April 9, di ba, walang klase. So, umuwi ako Friday, Webes ng hapon. Nagtaka ko kasi sa bahay, bakit parang, sila mama, na parang, sana natatanong ko ba sa malayo? Parang sabi ko, bakit parang ang lungkot nila, ganun ba? Sila, ang lola ko pala, hinang-hina na, tapos masakit daw pala yung chan. Sabi ko, ha? Nung umalis ako, parang hindi, okay pa naman to, ha? So, Webes ng madaling araw, so, Friday na yun, 9, mga siguro mga 3 a.m., namatay yung lola ko. Tapos parang, mahal na mahal ko kasi yung lola ko. Kasi
doon ako, siya yung lola na kinalakihan ko pa, yung doon siya na lumaki. Malapit siya sa kami, kasi mahal din. Malapit siya sa amin kasi doon siya palagi sa amin. Ganun. So, na, parang nagtaka kami, bakit ganun, ang lakas pa ng lola ko ganyan. So, wala lang. So, April 9, namatay yung lola ko. Wala lang yun. After 4 months, parang nag-start na yung dibdib ko, father, na para siyang may nakadagan palagi ng bato. Na para sa dibdib mo? Hindi ako makahinga. Gumagalon ako, tapos palagi ako may plema, ganyan. So sabi ko, ano kayo nararamdaman ko? Bakit ganito? So sabi ko, sa stress ko daw, kasi sa parang sa pagkamatay daw na lola ko, ganun. Sabi ko, hindi naman masyado. Sabi ko, kasi nasaktan ka, pero parang you have to accept kasi nangyari na yun, eh, ganun. So, 2021, nag-start yung ano nung dibdib ko na pag more and then every morning, parang meron ako palaging plema, parang ganun. Tapos nagpa-check ako na, nagpa-check nun sa heart ko, sa lungs. Tinatawa na ako ng doktor kasi sabi niya, baka may anxiety lang daw ako. Sabi ko, hindi may, parang may something talaga. Walang findings. Kanina. Wala. Tapos, ano yun, masakit yung dibdib ko. O parang, yung dibdib ko masikip? Parang masikip na, pang huot kayo ba, na siya. Pero may mga bato din na... Wala naman, pero feeling ko may tantaran dito na nakadagan, parang ganun. So, yun, sa 2021, April, namatay yung lola ko. Pagka 2022, September, kasi 1 year na kami ng husband ko noon. Nag-ano ako, parang pregnant, parang so happy kami, ganun. Pero after mag-1 month, 3 weeks lang, parang nung ano, madaling araw, 3 a.m. naman, naramdaman ko yung sa puson ko na parang nagkumot-kumot na. Tapos sabi ko, ang sakit, sakit talaga yung puson ko. Batas, hindi ako nakabangon ba muna. Tapos pagpunta ko sa CR, doon na lumabas yung mga dugo na, mga apol-apol ba na dugo ba. So doon sa CR, miscarriage na pare yun, kasi 3 weeks na yun. Tapos doon sa CR, parang nanghina ako talaga, tapos maulan pa nun, parang ganyan talaga ako. Tapos yung co-teacher ko naman, si Ma'am Points, parang nag-ano siya ng noodles ba, para makahigo pa ko sa ba. Tapos wala akong lakas, father. Kahit ko tsara, hindi ko maano. Dahil sa miscarriage. Oo, dahil sa miscarriage. 3 weeks yun. September yun, mga third week. Pag October 16 naman, hapon, okay pa si Papa. Malakas pa si... Wala si Papa. Si Papa talaga parang... Ang lakas yun eh. Yung Papa ko, ano siya, mahilig uminom. Pero malakas yun. Nung October 15 sa hapon, kasi fiesta niyan sa labahe. Lasing siya, tapos yung... Typical na si Papa pa rin, parang nilalabig kami sa mga paglasing ganun. Pero minsan nag-aaway. Tapos, pagkagabi noon, October 15 gabi, sige pa siya, pasiyaw kay Mama Bitaw. Sige pa siya, kumidya kay Mama, ganyan-ganyan. So ako nun, father, kasi na-miscarriage nga ako eh. Hindi ako makatulog. Tapos parang, parang wala ba, sabi bakit ako makatulog, ganyan. Tapos mga alas dos, tara na, ano ko si Papa na, ulinigan ko ba na, tigintig-ik, ganyan ba? Kung saan may si Papa, gidaman, tapos, pinuntahan ko sa ano, sa higaan niya. Pagpunta ko kay Papa, umiyak ako kasi pag nakita ko sa mata ni Papa, nang danag na bitaw, father, may lawa-lawa ng mata. Tapos hindi na siya makapagsalita. Tapos ginuyog-yog-yog ko siya kasi galing pa ako na miscarriage, parang yung katawan ko, ano pa. So ko, Papa. Tapos hindi siya talaga, ano lang siya, maagumod lang bitaw siya. Tapos yung mata ni Papa, wala na, yung parang, ginaganon-ganon ko, tapos inano namin ng mainit na tubig kasi nga pa baka nahanginan lang, ganyan. Wala, ayaw niya talaga, hindi siya makapagsalita. Kasi panic kami. So, nagtataka ako, father, kasi kung ano yung nangyari sa lola ko before mamatay, kaya mag-acto bitaw. Maupo'y gihimo ni Papa na nag-acto ka ng si ang lola ko, ka ng nag-ano-ano sa mga ulo na, tawag nito, ano ba yung Tagalog yung ulan, maupo din Papa ko, tapos same bang oras, tapos ang adlaw is Martes, Biyernes, parang ganun, so wala lang yun, kasi sabi ko, bakit ganito, parang sunod-sunod. So, matay sila Martes or Biyernes? Parang ganun, no? Parang ganun palagi yung araw, tapos, so namatay si Papa, umiyak ako na umiyak rin, kasi sabi ko, parang unexpected ba, tapos, after, biglaan talaga, tapos si Mama naman, pero si Mama talaga, siya yung may nararamdaman, na yung chan niya, may gumagalaw-galaw daw na ano, na hindi niya alam. Katulad mo. Minsan, yung pag-miscarriage mo? Oo. Ang sa kanya naman, father, sabi niya parang may, tawag nito yung pugita, ano ba yan? Pugita, parang ganyan. Hindi ako dati, hindi pa ako masyado naniwala. Pugita? Hindi ako naniwala sa mga ganyan. Sabi niya, mas mama, huwag kang mag-isip negatibo sa kapwa, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, ipaano natin yan sa ultrasound, ganyan-ganyan. So, ultrasound. So, wala naman findings. Walang findings. Sabi niya, dahil,
di lagi ni maayos sa doktor dahi, kaya kung sakit din yung doktor. Sabi ko, sus ma, huwag ka may pagpaniwala sa mga ganyan-ganyan. So, ganun, so naliding si Papa. October yun si Papa namatay, 16. Pagka, after 40 days ni Papa, si Mama naman, December 6 yun. Pagka ano ni Papa, bumigla lang siya na lumaki yung chan niya, hindi niya na maano yung katawan niya, bigat na. Tapos, may mga vitamins lang, pero parang sabi ko, ala, bakit parang nung namuliling si Papa, parang bigla na naman na si Mama naman ba? Sunod naman. Oh, 4 days lang. Grabe. This lang. Tapos itong tao na to, yung nagbitaw niya salita noong 2018. Yung sinabi niya na umiyak yun, iiyak yun ang dugo. Oo, pero never siya nakarinig sa akin na ganun. Pero yung magluda father, parang inalis namin yun sa kanya. Kasi sabi ko, huwag tayo mag-isip na, basta ka nagkataon lang, matanyan yun. So tinanong namin siya, kasi albularyo siya yun. Tapos sabi ng ate ko sa kanya, na ganyan, sabi niya, may alam ka ba kung ano yung dapat gawin, bakit ganito, sunod-sunod, ganyan, sabi niya, wala akong alam dyan, ganyan-ganyan daw. So, December, namatay si Mama, tapos iyak ako nun ng iyak kasi naisip ko para ang dami ko pang gustong gawin sa kanila, ang dami ko pang tawag nito, gusto ko pa sila talagang bigyan ng mga nahuhay kasi parang they deserve naman a return of happiness in life. Kasi this, sa mga sacrifices nila before, kasi si Mama naglalabada lang, si Papa naglalako ng isda. Kasi hindi pa nakakatikin yung sarap na pagkain. Parang ganun, parang gusto ko pa ibigay sa kanila. Lata sabi ko, bakit parang early naman, tapos nakinuha sa akin, tapos hindi pa kami nagkaka-baby, parang ganun. Then December, namatay si Mama. So January, February, nag-positive na naman ulit sa PT. Pangalawang baby na. So ano na, parang sabi namin ng asawa ko ganyan. Siguro ano na to, parang ano na ito ba? Na. Ito na, kasi nawala si Mama at si Papa, parang ito na yung gift ni God sa atin, kapalit, parang ganun. Pero may part sa akin yung father na parang nalungkot ako, kasi yun yung talaga yung dinadasal ni Mama at ni Papa na makakita ng apo sa akin, kasi dalawa lang kami magkapatid. So ako na lang yung hindi pa nagkakaanak, yung ganun ba? Yung kapatid mo dito, yung isang babae. Babae, dalawa lang kami babae. Tapos tatlo din yung anak niya. Tapos, so Feb, nag-positive. So by March 5, nagpa-check up kasi excited niya. So yun na, may heartbeat na. Tapos congrats na ako ng doktora, na OB pa. Na finally daw, after how many years, baka ito na talaga. So Feb, March, April, ayan, monthly nagpapa-check. Pagka May 1st week, inano niya ako. Sabi niya, saan yung tao na yun na nag-curse 2019. Sabi niya, one time, siyempre malaki ng chan ko. Sabi niya, we died, sabi niya. Kasi di ba before nagsasabi siya na, hindi yan magkakaanak, kanyang-ganyan. Sabi niya, we died. Dakot naman dahi kagdi yan. Para malaki naman na pala yung chan mo. Tapos, di inawakan niya. Di ako naman, kasi nga, malapit lang siya sa akin. So parang, inalaw ko lang, father. So wala lang yun. So first week yun ng May. Pagka third week ng May, May 21 talaga. Pagpa-check ko sa doktor, parang, nabingi ako pag sabi ng doktor na parang wala nang heartbeat. Sabi niya, Karin, ano ba yung ginawa mo? Bakit daw wala yung heartbeat? Tapos parang hindi ako naniwala. Parang naisip ko nung time. Kasi nung time na yun, birthday yun ng pamangkin ko, father. Pumunta lang kami sa city para pamili sana ako ng ihanda sa kanya. Tapos parang unexpected yung araw na yun. Hindi mo in-expect na, ha, bakit ganito, parang akala mo. Apat na buwan na yun. Oo, four months na. So wala na daw. So hindi ako naniwala, father. Pa-second opinion ako, nagpa-ultrasound ako ulit, tapos wala nga talaga na ng heartbeat. Nasa loob na ng chan ko na kailangan na talaga siya, mga ano, naka ko ng iyak kasi parang hindi pa ako nakaka-recover, baka lang ko yun na yung parang kapalit nila mama at ni papa, tapos ayan na naman, kabuha na naman. Parang, so yun na yun, parang, ang tagal pa nun father na labas eh, kasi ano yun eh, parang, malaki na, di ba? Malaki na. Tapos kailangan, kasi almost 1 month ako sa city, hindi pa lumalabas yung baby. Kailangan kasi mag-bleeding ako para ma-ano ako, maraspa, gano'n. So hindi pa lumalabas. Tapos nag-ano din ako kasi ano na ako, tawag nito yung namumutla na ako. Kasi nga yung baby sa loob na siya, patay na. Tapos doon ko na-realize na ang hirap pala pag wala ng parents pa na dumadaan ka sa gano'n kasi. So anyway, ano yun? May. So June, mga June ano na yun na lumabas. Nag-labor ako 2 days. Yun, so. Mga lumabas siya June. So, naraspa ako June. So, umuwi ako sa bahay. Nag-leave, ganyan. Sa, nung July, hindi pa nakaka-1 month, father, ako na naraspa. Yung pamangkin ko naman na anak ng pinsan ko, isakit naman siya yung sa chan, na
may bigla lang siya bumubukol. Tapos pag sumasakit siya, namumutla siya. Mm. Tapos sabi ko, ano nangyari sa bata nito? Bibo naman to. Nagpa-check up yung pinsan ko. Sabi mo, pa-check kayo, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Parang wala siyang findings talaga. Walang exact na findings ba? Parang sabi ng, kasi sama sa city, kasi parang bulati lang daw na nasa labas ng intestine, ganyan-ganyan. Mm. So sabi, imposible naman na ganito. So nagka-sibo naman, kasi para... Para ma-check. Para ma-check talaga. Sa Cebu naman, sabi may tumor una, tapos i-check na naman ulit kasi parang may cancer. Tapos nung ano naman, parang may UTI, ganyan. Tapos natubo yun, parang ano yung ano ng bata. So July yun eh, tapos na after pa. Kamangkin mo yun? Kamangkin ko yun na mahal namin yun ng ano namin bata. Ng mama ko, awan namin ng asawa kasi wala nga kaming baby, parang yung mapamangkin ko na lang yung baby. So July, hindi pa nag 1 month na narating ako. Yung pamangkin ko naman. So sabi nila, wag ka lang masyadong mag-isip car kasi baka mabinat ka. Ganyan. So, nung time na yun, nag-start na din yung ulo ko, father, na sakit. Parang, una siya, para siyang martilyo na pinukpok ba yung ulo ko. Sabi ko lang, sakit ng ulo ko, sabi ng asawa ko. Binat diyan. galing ka nga na naraspa, ganyan, galing ka na miscarriage, ganyan. So, uminom ako ng water ng mga para sa binat. Halos lahat na nang doon sa probinsya namin, halos lahat na nang gamot sa binat, ininom ko na. Nawawala. Tapos, hindi ako makatulog. Sabi ko, bakit ganito? Hindi ako makatulog. Tapos, pag alas 6 na ng hapon, parang ang daming, parang may mga hangin na malamig na umaano ba sa akin ba? Tapos, nagtaka ako kasi, before naman sa bukid, kasi yung duty ko, di ba, teacher, kailangan umaga. So, mga 5:30 or 6 naliligo na kami sa ilog pa yon, so exposed sa hangin. Hindi naman ako giniginaw. Pero bakit nung masakit yung ulo ko, yung ano ba? Yung nasakit yung ulo. Oo, tapos ginaw na ako palagi. Pero anong nangyari sa pamangkin mo? Yung sa pamangkin ko naman, July, mga September pa kasi yung namatay. July. Oh, namatay din? Namatay yun, 5 years old. So, pero nag-start na ako noon na hindi ako minsan nakaka-duty. Pasunod-sunod yun. Pasunod-sunod. Tapos nung... Pero walang findings na exact. Exact, findings. So, iba-iba yung findings ng doktor na kailangan i-check para ulit sa tumor. So, una namatay yung... Lola. First Papa. Baby. First baby mo na. So, first pa. Baby mo. First baby mo, Lola. Papa mo, nanay mo. Mama, second baby. Then, pamangkin. So, anim. Sunod-sunod. So, pero walang tiyak na findings. Tapos, katuloy sa'yo, yung sumakit na yung ulo. So, gano'n na. Sabi ko, bakit ganito ako nakakatulog? Parang ang daming, parang ang lamig-lamig ng pakiramdam ko. Tapos, nawalan ako ng gana. Parang wala akong gana makipag-usap. Sabi ko, baka postpartum lang to. Yung mga tao ba? Sabi, depression lang yan kay Karen. Postpartum lang yan kasi sunod-sunod yung nangyayari. Sabi ko naman, father, sabi ko, hindi. Kasi ako yung nakakaalam ng nararamdaman ko. Parang, there's something wrong na parang sabi ko na, kasi kung na-depressed ako, sunod-sunod sa kay mama pa lang at kay papa. Dapat kung na-depressed talaga ako, parang ako kasi, nasaktan ako na namatay sila. Pero parang tinanggap ko lahat kasi parang you have to move on. Parang you need to go forward. Kasi ano na yun, past na yun, parang ganun. Sabi ko, wala parang natatakot ako sa hangin, ayoko mahanginan. Tapos, wala kang pawis, di ba? Wala, hindi ako po pinagpapawisan. Yung asawa ko, yung ate ko, nag-electric fan kasi daw mainit. Sabi ko, hindi, kasi malamig na malamig, ganun. So, noong October, pumunta kayo ng Masbate kasi noon yun. Pero hindi ko pa alam na spiritually yung nararamdaman ko. So, painom lang ako ng inom ng bina, tapos nagpapahilot ng kabuhi ba, kay kanalanganin, napunitan, ganyan. So, yung kapitbahay namin, nag-ano ng oil sa'yo, father? Hindi ka nakapunta. Sa toko. Hindi mo alam din. Hindi pa. So sabi ko, Tidorn, yung ulo ko talaga, hindi ko na alam pa, nararamdaman ko ganyan. Sabi niya, itry mo kaya itong holy exercise oil. Tapos nung ano siya dito, parang inanayin ako ganyan ba, nag-sign of the cross na yun. Tapos parang nag-react yung ulo ko. Pero, yung reaction? Yung parang may gumalaw sa loob. Weird talaga, weird. Tapos, hindi mo ma-ano? Tapos binigyan niya ako ng asin. Pero alam mo, tinapon ko yun. Asin, hindi ko alam. Pagdating ko sa bahay, parang hinagis ko lang kasi iniisip ko, nabinat ako ba? Ano yung gagawin ng asin sa ano? Sa nararamdaman ko? So, pero nag-react yung ulo ko. Sabi, bakit ganun? Sabi, kung binat lang to, bakit nag-react yung ulo ko? Parang may mga gumalaw sa loob. So, nagpa-check ako na sa doktor. Pumunta pa ako sa
Sa city kasi walang, sabi, ano lang yan, anxiety lang talaga, depression. Ma'am, ikaw lang talaga yung makakabot sa gagawin sa sarili mo. Sabi ko, hindi, kasi hindi talaga ako makatulog. Yung ulo ko parang bapo. Parang may buhangin, parang puno ng hangin. Hindi ko maintindihan. Tapos yung mga katawan ko, nag-start na siya na may maraming mga gumagapang na mga insekto. Parang ganun ba? Nasabi na lang ako, nag-hallucinate ka na. Parang, parang ano ka na. Hallucination. Parang kailangan mo na talaga parang mag-undergo talaga ng unang ganun. Pa-check naman ako sa tumayod kasi talaga kami sa Tigaspi. Pa-check ako. Pumunta kayo sa psychologist. Wala talagang findings. Pero yung sabi ng doktor, kasi ang lakas ng palpitation ko. Sabi niya, so ma'am, yung palpitation is napakalakas. Parang may ibibigay ako sa'yo na gamot. Iinumin mo siya for 3 days, sabi niya. Then after niyan, si-check kita ulit kasi bababa na yan. Pero nung ininom ko yung father, hindi talaga bumawa for 3 days. Nagtaka yung doktor, sabi niya, pambihira yung pasyente na ganyan daw ko noon na hindi daw bumawa yung palpitation. Sabi niya, ganito lang yung gawin mo, ma'am, mag-relax ka lang, parang spend time with your husband, ganyan. Mag-bakasyon, ganyan kasi parang na-stress lang ka ng burn after yung ano mo. Sabi ko, si yung asawa ko, sabi ko, love, ikaw yung nakakilala sa akin. Sabi ko, hindi ako ganito, sabi ko sa kanya. Kanya mo kayo na nararamdaman. Hindi, umuwi kami, father, mga 1 week kami sa Legazpi. Yung biyahe, father, magtataka ka kasi yung biyahe galing sa Legazpi, parang pagod ka kasi nagpa-check ka tapos tumawid ka sa ano, dapat pagod ka pagdating sa bahay, dapat lanta ka, matutulog ako. Pero hindi talaga ako. Hindi ka pagkatulog. Hindi ako inaanto. Yung asawa ko pagod na pagod kasi biyahe namin ba, pa-check up doon, laboratory to, ganyan-ganyan. Sabi ko, wala, bakit hindi ako inaanto? Para ako naka-drugs. Yung ate ko, yung mga pamangkin ko, tulog na tulog. Sabi ko, Ikaw lang gising. Ako lang yung gising. Mga October na to, July, August, September, October, 2023. Last year. So, 4 months of ilang months na. So, wala talagang findings sa doktor. So, ito naman syempre, pag sa probinsya na, try mo na lang talaga makatulayo nga. Kasi baka talaga, ano yan, sa mga kalagayan. In-advise ka na, papuntahin sa albularyo. Kadahil sa kalag. Sa baka daw kaluluwa. Gihangup ko ni mama. Di pa ba kayo pinangga ko no gani ba? Tapos mauto, sabi ko, sige, try na. Sabi na, ay, maghalad ka. Kasi ako against ako dyan dati. So nag-offer ka? Kinailangan ko kasi sabi ng ate ko, matigas ng ulo, sundin mo pa kayo yung makakapagpagaling sa'yo. So nag-alay-alay ako, pero labag sa kaluhan ko. Wala, hindi ako gumaling, nasa nag-albularyo na ako. So nung nag-albularyo ako, yun yung sabi na parang may... Sabi ng albularyo, kinulam ka. Sa amin parang sinumpa, yung parang ganun. Tapos yung albularyo na yun, hindi naman ako din, medyo nag-ano yung ano mo, pero talaga totally na healed ba. So, nag-start ako nag-albularyo parang magandang. Ilang albularyo? Pag-renounce ko dito, 23. Ang dami! Oo, kasi sabi nila. Yeah. Sabi nila kasi, pag hindi ka daw kuno father na gumaling doon sa isang albularyo, parang lipat ka kasi wakang kukuno ka o yun, kasi pa o yun ang naban. Pero father, nagtatako sa sarili ko, pag bumumpunta ako sa albularyo, sinasabihan ako, kasi yung ate ko yung kasama ko, pagpupunta kami sa ibang lugar para maghanap ng ayun na albularyo ba. Sabi niya, Tay, di ka nauulian kayo, di ka matuo. Sabi niya, parang magtuo ka sa albularyo. Sabi ko, naniniwala naman ako, pero sa puso ko talaga, nagka-question ba ako na ganun? Parang niloloko lang kung ano yung mga sinasabi. Yung unang albularyo na nilapitan namin, father, pinenta ko yung ano namin. Siguro more than, hindi ko lang sa'yo, mas unlucky father, kasi ganito yung gagawin. Gagawa tayo lang para sa pangritwa, mga inan pang haba. Alay ka ng ano? Baboy? Wala naman. Padugo? Wala. Ano yung inaalay mo? Pagkain. Ah, pagkain lang. Na kanin, tapos tubig, kasi walang nagutom. Walang asin. Nagutom daw yung kaluluwa nila mo ni Papa, parang ganun. So hanggang sa umabot siya sa, pero nung December talaga, kasi every year may namamatay nga sa amin. Nung December, naramdaman ko na father na parang ito na tayo, mamamatay na ako sa isip ko ba. Kasi ikaw parang nakasunod. Ako nakasunod ako na ito. Tapos na yung sabi ko, bala ako pa. Parang sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw na bala sa akin. Lord, parang ganun ba? Tapos December, January, February, wala talaga, hindi ako gumagaling. So, Manila naman kami. Pumunta ako, kasama ko na noon ng time na yun yung asawa ko nga. Naghanap din naman kami doon ng albularyo. Tapos nagpa-doktor naman kami. Wala pa rin. Kasi sabi ko, baka meron na ngayon, findings. Wala pa rin. So, doon na naman sa Manila para naubos lang yung ano namin. Pero nawala,
wala pa rin ano ba? Walang ano, improvement. Tapos napanood ko yung video mo. Sa Facebook. Tapos sabi ko, kasi nagtaka na ba ako, Father, bakit hindi ako gumagaling? May mga na-encounter naman ako ng mga pasyente sa albularyo na gumagaling naman. Sabi ko, bakit kaya hindi ako gumagaling? Sabi ko, bakit hindi ako gumagaling sa albularyo? Lord, parang ganun ba? So, naisip ko na, may time, Father, na parang sa isip, na ano na, nagpa-practice na ako na pumikit, na parang gusto ko na lang talaga mamatay. Wala ka na ng pag-asa. Kasi ang pagod na ako, Father, yung katawan ko ginanghina na, tapos yung mga insecto feeling ko dumadami na sa ulo ko, sa isip ko, yung utak ko, ano na kayang ginagawa na sa loob, parang ganun. Kasi yung ulo ko, hindi ako makatulog, yung parang gaan na yung ulo ko, parang gaan na walang laman, minsan bumibigat, minsan naman bato, kasi ko, oh my God, sabi ko, ano ba yung nangyari sa ulo ko, tapos minsan, sabi ko, Lord, pipikit na ako. Sabi ko, kunin mo na yung buhay ko kasi nakakapagod na. Tapos pag may... Anong taon to? Last year? Ano na to? Mga 2024 na. Ngayon na to na ano. Kasi ilang months na, Father, hindi pa ako gumagaling. Parang sabi ko, napapagod na ako. Lord, sabi ko, hindi ko na alam. Sabi ko, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Pagod na ako. Sabi ko, yung ate ko, yung asawa ko. Ano na ka? Nagpaalam ka na sa pamilya mo? Yung asawa ko, Father, nag-ano na ako palagi sa kanya na. Ikaw na bahala sa natin. Sabi ko, sana yung pag mawala na ako, yung mahanap ko na babae. So, mamahalin kayo. Umiiyak yung asawa ko sa inyo, wag, maghanap tayo ng ano kung ano ba, para gumaling ka, ganyan. Tapos naghahanap, naaawa din ako, Father, kasi nakikita ko ba na grabe na din yung sakripisyo nila. Kaya sabi ko, parang ayoko na maging pabigat sa kanila. Ayoko na mag-isip sila na... Kunin mo na lang ako, Lord. Sabi ko sa kanya. Minsan naisip ko na pasagasap na lang kayo. Pero sa nanaig pa rin yung pagiging ano ko na... Sabi ko, no, parang kung mamatay ako, dapat kalooban niya. Parang hindi yung... Kasi alam ko kung ano yung mangyayari sa akin pag ako mismo yung gumawa nun eh. So, noon, napanood kita, Father. Napanood ko nun. Sabi ko, puntahan ko kaya sa ang layo ko sa Manila ako noon eh. So nagtry ako doon sa Manila kaso di ka ma-entertain kasi marami. So sabi ko, paano ko makakarating dito? So mag ano ka sana sa mga exorcist doon sa Manila? Oo, nag-attempt ako doon, nakailangan pero hindi ka na-entertain dahil siguro sa daming. Pero may exorcist naman nag-entertain sa akin, pero malayo siya. Sabi niya, pwede niya daw ako bigyan ng schedule, pero pabalik-balik ako siguro mga samantan lahat. Pero malayo ba? Sabi ko, ay hindi. Malayo siya. Sabi ko, parang diretso na lang siguro ako dito. Tapos nung time na yun, Father, parang kailangan na ng asawa ko na bumalik sa duty kasi almost 2 months na rin siya hindi nakakapag-duty. Sabi niya, kaya mo, kaya lang pumunta dito ba? Sabi ko, kakayanin ko kasi parang sarili mo na eh, parang may marami ka pang ano sa buhay. Kaya parang ayaw mo pang ano. So kung parang may magagawa ka pang paraan para ma-save yung sarili mo. So pumunta ako dito. Ito pala yung darling mo. Ay, hi, love. Nanood siya na yun? Opo, nag-duty yun. Yung school head ko, para pwede ko i-greet ko muna. Nasa i-greet mo? Kapakabaitin. Hi, Sir Edward. Gusto mo i-greet? Pati na yung nag-collab sa'yo. Pinag-pray ko na lang siya. Pinag-pray mo yung nag-collab sa'yo. Sige. Opo, tapos ayun na. Pakala ng lab mo yung sinabi. Si Tatang. Tapos ano, tawag nito. Buti na lang, Father, na doon kasi, buti na lang na may nag-reply sa akin yung staff mo. Tapos pagdating dito na ano ako. Tapos nung una, Father, parang nag-isip ko pa na baka hindi ako upasa, baka hindi ito. Parang may doubt ka pa rin talaga pa na ano. Tapos, thankful naman. Oo, baka natural lang naman. So, thankful ako kay tatay talaga kasi hindi niya ako sinukuan mo niya. Ay, pag-uli, day, ikaw, bahala ka. Sabi niya, isipin mo yung ilang days ka pumunta dito. 4 days kasi ako nagbiyahe. Tapos 3 nights. So, sabi niya, kasi tatay, are you? Oo, kasi parang iniisip ko, Father, ba na uwi na lang ako? Yung parang iti-tempt ka ba na natural yan? Doktor ka, ganyan. Tapos, noong una, wala ka reaction, di ba? Kaya nagtaka ako, tapos si yung mga kasama ko dyan nag-motivate sa akin na ay huwag ka talagang umuwi kasi alam mo sa sarili mo na ganyan ba, so pero normal, walang reaction yung una, di ba? Wala. Pero nanginginig ka lang noon. Ay, pero nung ano pala, Father, nung March na napanood kita, sabi mo na parang practice ka lang ng cares kasi pag may ganyan. Kasi, Father, i-share ko lang na before kasi nagpipray, kasi ang dami ko nang simbahan na ano, simbahan. Kasi parang searching ba ako, Father, kung saan talaga ako. Kasi simba, ganyan.
Tapos nung napanood ko yun, na cares nga, parang mag-confess ka muna. Tapos, since third year college ako, father kasi nung naano ko ng boy, ano nung board mate ko na ibang sekta ba na, naisip mo na ngayon si Kristo, ganyan. You're born again. Ngayon ka na na, ano, new life mo. Parang ganun ba? So, nang start na yun, parang nag-ano ako sa Catholic ba na, hindi na ako nagko-confess, parang hindi na ako nangungumpisal. Nagkarinig ka sa aral nila. Kasi isip ko na, pare lang naman, tao lang naman. Parang, kung kailangan mo mag-confess direct to God, lang, parang ganun. So, hindi ako na nag-receive ng sacrament of confession. As in, ako nag-rosary na noon. Tapos, so, sa year college yun. Tapos, ilang years na yun bago. Tapos, nung March, nung napanood ko, sabi ko, napaiyak ba ako, Father? Kasi palagi ko talaga dati pinipray na, saan talaga, Lord, yung simbahan na, ano, na tunay. Na tunay. Gusto ko magsimba doon. Kasi, ang dami kong libro sa ibang mga sekta na kapag, ang dami talaga, Father. Ang dami ng options ko kung saan ako lilipat. Parang sabi ko, sige, for the meantime, dito lang muna ako sa Katoliko magsisimba, pero naghahanap talaga ako ng kung saan yung simbahan. Na tunay. Oo, ganyan. Tapos, naiinis pa ako dati sa asawa ko, Father, kasi dinadala ko siya magsimba sa ibang sekta. Kasi niya, ayoko sumama, ganun talaga. Hindi, sama ka, Tapos, hindi sumama din siya. Hindi talaga siya sumama, pati yung parents ko ba. Sabi niyong mama ko noon dati na, ikaw, Day, malitik na lang ka na ngayon. Kung konsek ko, hindi, ma, sabi ko kasi, kailangan natin, kasi yung Katolik, parang ganun ba, Father? Pero nung March, na-amaze talaga ako kasi hinaras ako noon, parang yung heart ko parang inaano ng, ninaharas ba yung parang may nagadukot? May tusok? Oo, may tumutusok. Tapos sabi ko, mag-rosary ako. Mag-rosary kami ng asawa ko. Naka-second mystery pa lang ako, Father. Nawala. Umiyak ako, sabi ko, wala. Sabi ko, grabe, amazing yung rosary. So doon, March lang ako nag-start talaga. Mag-rosary. Yung cares, oo. Tapos, nung pumunta ako dito, hinaharas pa rin ako yung parang after ako masolem. Parang yung mata ko parang ginatulisok, pitaw. So, ginagawa ko, nilalagyan ko ng holy water, nawawala. Na-amaze ako. Sabi ko, ay, grabe yung, ano ba, grabe yung sa prayer ba, sa church ba? Grabe, amazing talaga ba? Tapos, nung ano naman yung oil, na ano siya, yung, kasi may, di ba, may kalmot ako dati pag Martes, di ba, pinakita ko yung Father. Nung nilagyan ko siya yung lalabas na mga insekto, di ba? Oo, tapos yung may kamras. May mga kinamarasan. Pero nung nag-start na ako mag-umamit na mga oil, holy water, tapos asin, yung holy water ginagano ko, hindi na siya talaga nakaka-kalmot. Yun na, may marami. Marami, itim, pag Martes. Itim? So, tapos dito, nag-start ako na parang, yung sabi ko, ay, iba talaga. Parang na-searching ako ba kung saan. Tapos dito ko na-prove na, pala. Dito pala talaga yung, parang ito pala talaga yung ano. Tunay na simbahan. Tunay, simbahan. Oo. At kumusta na yung kalagay? Dahil during deliverance, lalong sa series natin, mga kapatid, nag-unveil yung mga demonyo. No? At nagpakilala na yung mangkukulam, hindi lang natin pangalanan, no? At siya, umaamin siya na siya talaga ang, pero hindi lang yung mangkukulam. By the way, yung demonyo na nasa likod sa mangkukulam. Wala namang capacity yung mangkukulam papasok sa katawan. Pero may capacity yung accompanying spirit sa mangkukulam. No, yung pangalan ng demonyo, yung pangalan din ng mangkukulam. No? At din inaanggil na mangkukulam siya ang dahilan, yung kinukurs niya, yung buong pamilya because of envy, dahil sa inggit. Na? Sinisiris namin si Karen hanggang sa ngayon. Pero kumusta yung kalagayan mo, yung mga karamdaman mo dati? Ano ngayon, pinagpapawisan ako tapos nakakaligo na din ako kasi normal na yung pakiramdam ko, naiinitan ako, ganyan ba? Kasi dati, Father, hindi ako naliligo. Siguro for 2 weeks, pinipilit ako ng asawa ko. Pero kasi sabi ko, malamig na malabig yung tubig kahit nalagyan na mainit ng tubig. Tapos wala. May halong mainit. Maligam-gam. Para ba hindi masyado malamig? Hindi ka lang. Hindi, malamig talaga. Malamig, Father. Malamig na kahit malamig. Kahit mainit. O, kahit sila, sinungot na naligdig na sa kung wala giyakon kasi. Kahit maglalaro ka. Hindi pa naman ako. Nakatumalala lang ako sa bahay. Parang ganun lang yung ano ko sa akin. Bakit ganito yung nangyayari sa akin? So, grabe, ngayon. No? Ano na so, hindi ka magkapag
pasyal, nandiyan lang ka sa loob ng bahay. Kasi sabi, tulala. Wala akong kaligayahan. Yung parang nawala yung excitement ko sa buhay. Parang nawala lahat na dati naman. Yung parang depressed ka. Parang dinaan niya sa ganun, Father, ba? Para pag namatay niya ako, parang ipapalabas sa mga tao na na-depressed lang yun kasi sumunod-sunod. Grabe yung tactics niya kasi inuna niya muna yung mga ano ko. Mga magulang. Last ako para, grabe yung at pain yung mga, sa akin. Yung nahirapan ka sa paghinga. Hinga, ngayon. Wala na, nawala yun. Mabigat yung ulo mo. Kamusta na ngayon? Ano na lang, hindi na masyado talaga. So, malaking improvement ngayon. Oo, malaki. So, makapag-pasyal ka na. Makapag-pasyal na. Yung mga, may insekto pa bang lalabas sa ngayon? Sa ngayon, wala na. Pero yung, ano na lang, yung... reaction na lang. Yung... ito yung nagkulang, hindi pa talaga nagsusuffer, yun na lang. Unang-una mga kapatid, hindi pa talaga siya completely liberated sa ngayon. So, binigyan pa natin siya ng series of prayer, no? Hindi natin alam kung kailan. Dahil din yung develop sa kanya yung heroic virtue. Patience. Yeah. Mama Mary, kasi kumusta? Kasi alam mo, Father, umiyak ako nun. Kasi nung pag, during solemn, during solemn exercise, may time na, hindi ko ba maalala yung iba. Pero nung pag napapanood ko yung video, parang naiyak ako nung sabi na. Napanood mo yung video? Oo, I can't kill you because of that Mary. Sabi niya ganun. Na-amaze ako, Father. Yung babae na may, belo. Magsuot-suot ng belo. Sino yung babae na may belo? Oo. Siya ang nag-protect sa'yo. Umiyak ako, Father, kasi March lang. Pero hindi mo alam yon. Hindi ko ano. Pero nag-video kami sa kanya mga kapatid for our own consumption lang. For documentary purposes lang and for further examination para ano pa yung gagawin natin. So yan ang reason na magkuha tayo ng video pero hindi yan for upload. Bawal po yan. And then kung meron man, biniblur natin yung buong mukha. Sinisend ng kasama natin yung video actual talaga. At marami siyang hindi niya alam na sinasabi niya during exorcism. Dahil siya po ay walking possessed, no? So may sapi sa mga iba't ibang espiritu yung... Dahil yun sa paglapit din. Oh, Pag 23 ka mga albularyo. Kung 23 is maraming demonyo. So, every time nalapit ka sa albularyo, may attached unclean spirits na sasapi sa'yo. Or, hindi man sasapi, attached na sa'yo. So, naka-attached na sa buong buhay mo. So, ang deliverance ay, yan ang paraan. Ano yung naalala mo? Anong pinanood mo yung video mo? Sabi niya na, parang sabi niya, hindi ko siya mapatay-patay ito dahil sa babae. May kuta, di ba? Oo. Saan napapatayin ka na niya last December? 2023 pa. Pero dahil sa babaeng ito, nagrosaryo ka na, di ba? Nagrosaryo na ako. Hindi ko ma-realize yung pagpatay, yung pagkulam ko sa'yo, no? Naiinggit ako sa pamilya mo. Success mo sa buhay. Pero yung anak ko ay hindi nag-repay ng kabutihang nagawa ko sa kanila. Diba? Parang yung frustration sa mga frustration niya. Nakikita niya ba kung ano yung... Yes, grabe ang envy. And then sabi niya, kapag hindi itigil mo na Darwin, yung pagtulong mo sa babaeng ito, dahil ako ang ako ang mananagot sa harap ni Satanas. Ako ang papatayin ni Satanas kapag hindi ko mapatay ang babaeng ito. Darwin, pigilan mo na at may kasama ka pang babae na may belo. He is referring to Mama Mary po. At sa kanyang anak, no? Si ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang revelation ng demonyo. Hindi pa talaga siya completely liberate, mga kapatid. So far, from 1 to 10. 8. 8. Dalawang percent na lang. Share ko lang nung nag-start kasi nag-reveal, Father, last week.
Last week pa, di ba? Kanagta kasi tatay, kasi parang, ano eh, sumigaw. Yung first time talaga yun. Kasi sumigaw pag, ka. Pag dinidiligiran siya ako, father, as in, ang inig lang. Ano, tapos sabi ko, bakit ganito? Uy, hindi talaga. Pero nung, ano, nung last week, doon na umiyak na, parang nag-reveal talaga siya lahat. Na-torture na. Na-torture. Tapos pag gabi, kinagibihan ba yung tiyo? Pagka Webes pa tayo nag-grocery. Nag-grocery kami ba, kaming lahat. Kasi yung mga pasyente na nag-grocery kami. Father, na ano ako, na parang na-possessed ba? Yung sumanib siya ba na nagsalita siya, tapos pati yung yung sita, yung demonyo. Yung demonyo. Tapos hindi ko makontrol. Tapos isip ko lang, bakit? Dahil nag-rosaryo. Nag-rosaryo. Na-torture sila. Pero habang napoposest ako, father, alam mo yung feeling na nasa gilid ka lang, nakapikit ako. Pero may parang may babae na nag-flash sa'yo ng... Si Mama Mary. Oo, na i-pray mo yan, i-pray mo yan. Tapos nire-review ko talaga, nire-review ko pa yung... Parang, buhay kasi na, ano kay, parang hindi ka makapagsalita, father, na sa sarili. May iba yung nasasalita. Parang, hindi mo mapigilan. Pero may babae na parang pina-flash na, i-pray mo to ganyan. Tapos, di ba tinaano ako na... Bumalik ako sa ano, umiyak ako noon kasi wala bakit ganito. Bumalik ka sa consciousness mo. Tapos pagka sunod na naman ang gabi, father, matutulog na ako. Para akong ano, yung sinakal, tapos yung dito ko tinakpan. Tapos nanigas na ako, sabi ko, Lord, sabi ko, ikaw na bahala sa buhay ko ba? Sabi ko, napatawarin mo sa lahat ng pagkakasala ko. Tapos may babae na naman, father, na nag-flash na naman ng Hail Mary. Pagdasal ko ng Hail Mary, hindi pa ako nakakatapos pagdasal, nawala yung ano, nawala yung pagsakal dito. Kaya parang kahapon, di ba, nagsabi siya na parang I can't even lay my hands on you because of Mary. So yun, na-amaze ako talaga kayo. Sabi niya, Mama Mary. Ew! Sabi niya, ew, yaks! Nagkaano niya na, Mama Mary. Ew! Yaks! So, ganun. Nandidiri siya ni Mama Mary, nagagalit siya eh. Naka-ano siya, naka-recite siya lang, Mama Mary, ew, yaks, yaks. Tapos yung kuta, no, grabe yung kuta pala. Yung kuta, pala sabi ng demonyo, during exorcism, nag-unveil siya na matagal na niya gustong patayin ito. Kasama yung mangkukulam na pinulam siya. So, open demons yung pumasok sa'yo. So, yung open demons, by the way, sa mga bago lang sumusunod sa ating programa, kahit hindi mo tanungin, sasagot. Pero bawal naman makidialo ng demonyo. So, well, nag-focus ako sa prayer, sa exorcism, Karen, sa'yo. Yung demonyo ay sabi niya, Darwin, no? Dahil sa prayer na iyan, no? Hindi na realize yung aming plano sa kanya. Papatayin na namin siya dahil sa inggit namin sa kanya, despite sa maraming mga kasamaan na ginawa namin sa pamilya niya, lagi lang siyang nagdadasal para sa amin. Hindi siya nag-revenge, no, sa amin. Yan nga, siya ba ay Kristo? Siya ba ay santo? Sabi niya. Bakit siya ganun? Ang bait niya, sabi ng mga demonyo. So, yan mga kapatid, kapag totoo talagang sinabi ni Kristo, kapag hindi tayo mag-pray lang tayo, mag-bless lang tayo, hindi tayo mag-curse, gumanti sa naggawa ng mga masama sa atin, ay it is a great protection pala sa atin. So, yan ang konkreto na totoo talaga yung salita ni Chris. Totoo naman talaga. Wala naman akong duda. Ayan ang naging protection sa iyo. Yung advice mo sa iyong mga kapatid at yung mga relative mo, huwag kayong mag-isip ng masama. Di ba? So, yun pala ang rason, one of the reason na naprotektahan ka. No? Dahil yung demonyo, despite gusto namin na mag-doubt siya sa Diyos. Gusto namin na questionin niya ang Diyos. Pero hindi eh. Sabi niya, hindi namin nakayanan. Pero the more we harass her, the more she become closer to God and to that woman na may belo. Hindi pa niya ma-pronounce eh. Pero na ano siya,
slick of the tongue, oh, nadulas. Sabi niya, Mama Mary, ew! Yuck, ew! Bakit ko ba nasabi yun? Sabi niya, galit kami. Mabahing yan. Galit na galit kami. Sabi niya. Pero hindi natin na-record lahat dahil mataas yung at two times mag-exercise. No? Many times tayo nag-exercise sa kanya. Pero sa awa ng Diyos, no? From, hindi pa siya completely liberated. Pero ang pinakamalaking milagro na nakita ko sa buhay ni Karen ngayon, hindi pa siya completely liberated, mga kapatid. Pero yung kanyang devotion, an increase of love to the Holy Eucharist, no? And faith. Kasi alam mo, Father, ngayon kasi dati iniisip ko na gulong-gulo ako, sana ako magsisimbay, pero nagdi-daily devotion ako. Parang ang heart ko ba, parang sabi ko gusto ma-serve Lord, parang i-picture out ko na gusto ko mag-pasto. Kasi parang I want to share this gospel, parang ganun. Tapos ngayon, yung highlight talaga sa nangyari sa akin, parang, kasi pinag-pray ko dati, Father, na Lord, gusto ko sa simbahan, saan ba talaga ako magsisimba? Gusto ko yung family ko madala ko sa'yo. Kasi sila, ano ba, parang gusto ko sila gusto ko sila daling closer simbahan to God ba, parang ganun. Tapos ngayon, yung highlight talaga, nakilala ko, naalaman ko talaga, parang in-answer ni Lord yung prayer ko, Father, hindi lang sabi na parang spoon-feed niya na o dyan ka sa simbahan. Parang pina-experience niya talaga sa akin, dahan-dahan na dyan. So, dito talaga pala ako. Tapos, yung ano naman, good thing is yung asawa ko, Father, kasi dati, bihira lang siya magsimba ba. Pero nung nangyari to sa akin, alam mo, naiyak ako, Father, nung pumunta ko dito na sa Bohol ba. Tapos nag-chacha sa akin na lang, kakagaling ko lang sa simbahan. Kasi dati, kung magsisimba siya, kailangan ko pa siya sabihan, ganyan. Pero ngayon, managkukusa na siya. Oo. Tapos sabi niya na, tapos na ako mag-rosary. Tapos na, parang ganun. Tapos yung ate ko, nag-rosary na din. Tapos yung pinsan ko na, nag-rosary na din. Pero ngayon, yung ate ko ngayon, may ano, tapos yung husband ko, inaharas din. Tapos yung pinsan ko, adiskrasya, yung ulo. Totoo. Oo, tapos yung pamangkin ko. Pero, parang yung faith ko is, andyan pa rin, parang, kasi nagagalaiti na siguro talaga siya, hindi niya ako makuha, na parang yung nakapaligid sa akin. Yan ang revelation akin. So, ngayon, ang dapat natin gawin, i-consecrate nyo yung buong pamilya ninyo sa Sacred Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, and Divine Mercy Chaplet. Sa Divine Mercy, every 3 o'clock, buong pamilya, encourage mo to pray. 6 o'clock sa Angelus. No? Yan, no? Malaking tulong. And then, receive the Eucharist. No? The greatest protection po yan. Kung hindi man every day, dagdagan nila. Dahil active life sila, hindi man sila monastic. So, dagdagan nila yung pagsimba, pag-receive ng katawan ni Kristo, at yung cares, confession, yes, adoration, rosary. Alam mo, during exorcism ko sa'yo, yung demonyo ay humihingi na ng patawa. Pero hindi naman mapatawad yung demonyo. Sa kailan pa? Sa katawan mo. Kailan sabi ng 3 times na, during last 3 times natin na exorcism sa'yo, sabi ng demonyo, Darwin, Father Darwin, ikaw lang na makapagtawad sa amin. Patawarin niyo kami. Pero hindi naman yun ang magkukulang. Yun po ang demonyo na sa likod na magkukulang. So, ini-exercise ko. No? Hindi kailangan na patawarin yung demonyo. Hindi naman totoo yung sinabi niya. So, ini-exercise ko siya. Sumigaw naman. Ganito ako sa babaeng ito! Nung, just imagine na to deceive me, para maawa ako. Nagpaluiluoy. Nagpaawa siya. Paawa-awa siya. Pero alam naman natin na sa mga exorcist, kung demonyo nakapasok sa'yo, hindi yan, nag-pretend lang yan, hihingi ng tawad, pero demonyo yan. Para ma-deceive ako. At bawal po. Tigilan yung exorcism. Iba parang pinapauwi na niya ako, Father, para narinig ko. Bawin mo na yan. dahil para ma-realize yung kanilang anong hanggang hindi ka na mag-react, no? So, na-torture na sila. Yung revelation niya during exorcism, mga kapatid. At may nanonood sa atin ngayon, si Sir Karen, sabi niya, naiyak siya
sa testimony mo, how powerful the Holy Rosary. Na? So, meron ka pang idagdag? Ano? Yung ano ko lang sa mga tao, Baba Father, na parang kailangan talaga nilang parang ma-empower ba, Father, sa totoo talaga yung Satan. Satan is real and harassment is real, Father. Parang, kasi di ba sinasabi niya, Father, na baga, parang, I want her to question God. I want her to talk to God. Parang ganun. Kaya parang binigay niya lahat-lahat ba ng mga pagsubok, ng mga trials, ganyan, para i-questionin mo siya, ganyan. So, so sa iba naman, sa mga tao ba, parang kailangan yung mag-devotion, rosary, kasi napaka-powerful ng rosary. Takot na takot yung demonyo sa rosary pa lang during exorcism. Mainit yung rosary. Napaka-init ng rosary. Pag nilagay ko dito, hot daw. It's so hot, sabi niya. So, dagdagan natin yung devotion natin kay Mama Mary. Pray the rosary every day. Tapos yung paniniwala natin kay Lord talaga. Tapos, kapag may gumawa sa'yo ng masama, parang huwag kang mag-tanim ng galit, huwag kang gumanti. Parang i-pray mo sila, patawarin mo sila. Kasi sa kanila, ako based on my own experience, torture pala sa kanila na hindi ako gumaganti. Nakikita doon niya sa puso. Parang na-insulto daw siya na noong December, pumunta ako sa kanya, tinignan niya doon yung facial expression ko. Parang instead na magalit yung God, dapat yung parang expected niya sa akin, Father, na magalit sa kanya. Pero kaawa yung, naawa pa ako sa kanya, parang, na-embarrass siya na parang hindi niya nakuha yung response na gusto niya na makuha sa akin. So, dahil bait yun eh, paon. Paon. Mm. Kasi pag nagalit ako, syempre, parang ano yun. Doorway. Parang magiging effective yung curse nila sa'yo. So, yun lang, pag kahit ginawan ka ng masama, kahit masamang-masama na, i-pray mo sila, wag kang gumanti. Wag mo, kumbaga yung pag-kinurse ka, wag mo ding i-curse. Para, i-curse, parang ganun. Parang i-pray mo lang siya para ma-enlighten siya. Ma-convert siya, ganun. So, pray the rosary every day. And dun sa mga hindi naniniwala na parang totoo ba yan yung mga ganyan, ganyan. Before, ganyan din ako, pero yung tao kasi, Father, hindi ka talaga maniniwala unless maka-experience ka ng kulang. Totoo po yung harassment. Satan is real and Satan is harassment. Parang gagawa siya talaga ng paraan to block all the blessings from God para, di ba, pag feeling mo, ay, malas palagi, puro ganyan-ganyan. So, yung gagawin ng tao, magagalit sa Panginoon kasi parang, nakatindi ako binibless. Katulad sa akin, hindi ako nagkakanak, ganyan-ganyan, dami namamatay sa ganyan. Pero, dapat hindi ka mag-question, hindi ka magalit kasi hindi yan si Lord, hindi yan siya. Si Satan yan, hinaharas niya tayo. Kasi kaya yung gagawin natin, kailangan empower tayo, rosary every day, tapos yung faith, simba palagi. You see, practice cares palagi. Mm. So, yun lang. So, maraming salamat, Karen. Maraming na nakakaiyak sa masabi ni Sister Fie Lasabas Tagupa, watching from Canada na nakakaiyak. No? So, very touching, no? Thank you for inspiring, Hello Father. Melanie Disuyo, Marcila. Sabi dito, nag-note sa atin si Marcila. At may nagko-comment dito. Sige, pasalamat. Gusto ko lang mag-thank you sa mga kasi ang tagal ko na hindi nakakauwi sa amin. Kasi parang napanood ko rin sa video, Father, na ang dami daw nagdadasal, nagumaling ako, parang na-reveal yung Father na parang gusto ko lang mag-thank you sa mga tao na nagdadasal sa akin, nagumaling, na alam ko kung sino kayo. Hindi ko man kayo maisa-isa pa salamatan, pero alam niyo ng Panginoon kung sino kayo. Thank you, and I'm praying talaga na sana matotally healed na kasi nami-miss ko na yung pamilya. Pero 8% na from 1 to 10. 2% na lang. Pero all is well, mga kapatid. Dahil dinevelop ng Panginoon sa kanya yung patience, a virtue of patience. Patience is virtue. Sabi ni Karen. Karen din, Karen Hini Gabuas, si Siban. Every time mag-rosaryo ko, especially mag-slow ko sa pag-Hail Mary, ma-feel jud na ko si Mama Mary. Every time sa line nga, Holy Mary, Mother of God, init ka ayos sa dughan o makahila ko. Mama Mary is always with us. And after crying, gaan ka ayos sa pamati na nakasumbong ko ni
Mama Mary. Totoo yan, no? So, maraming salamat. At sabi dito, maraming nanonood sa atin, Carla. I feel you, Mom. From now on, let us educate our loved ones about cares. Great help talaga. May mga tao talaga na hindi masaya sa mga naabot mo sa buhay. Every time I felt something, iinom ako ng holy water. It contains salt at inom ng holy oil. Later on, nawawala. Dito sa amo, Father, ini-evaluate namin ang kapitbahay. Kami, ini-educate siguro. Ini-educate. Mm-hmm. Kami naka-bluetooth, nakikinig kami sa mga talks mo. Wow. May ibang sekta dumaan, di na lalapit sa bahay kasi malakas ang volume. Topic na diniscuss, na pinapinggan namon. Maraming salamat po at Ma'am Karen, salamat. Okay. At si Ate Dolores, sa sunod na lang. Dahil may blessing ako ngayon. No? Pero Martes ka pa uuwi, di ba? Possibly bukas kung may schedule, may vacating schedule ako or sa Sunday or sa Monday. Pang-Holy Monday. Dahil si Nanay Dolores is from Manila, no? Si Sister Karen is from Masbate. Saan sa Masbate? Habangig. Mainaga sa mga taga-Habangig. Doon kayo. Sa Liong. 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 Doon ako. Bukid. Bukid, di ba? Bukid. Ano proper ako, Father? Asa proper. Pero nung ito ka, ano Bukid yun? Yung sa Bukid yung parokya ni Father, ano? Father Michael Lubitania. So maraming salamat sa inyo mga kapatid. Yan lang sa muna mga kapatid. Very inspiring, no? Maraming na-inspire sa iyo, no? I thank you din Father kasi isa ka talaga sa parang naging instrument pa ni God para sa akin na ma-enlighten kasi hindi ako nung pa-father, father at sa mga pare. Ano nga ako sa ibang na evangelize siya sa mga kapatid natin. Mahal natin kapatid sa ibang pananampalataya. By the way, bukas may bisita tayo ng pastor. At maglalaro tayo ng basketball at kasama yung buong pamilya niya, no? Si yung kadibati ko last, si Pastor Rian Fentes. Makasama natin bukas. So buong pamilya niya ay dadalhin niya at i-welcome namin natin yung pag hindi naman kahit iba't iba yung prinsipyo natin at beliefs natin, pero mananaig yung pag-ibig at respeto. Yan ang kinakailangan natin eh, yung pastoral care bawat isa natin. So salamat sa Panginoon dahil siya ang source ng pag-ibig. Amen? Amen. Kasama din natin si Ate Dolores na mag-share sa sunod na araw, no? Mag-share siya sa sunod na araw. Good friend. So, sunod na araw na, no? So, God bless mga kapatid at pakinggan nyo yung mga storya na hiniinaasahan. So, yung mga storya na napakinggan lang natin sa telenovela, sa radio, sa drama, pero totoo pala na merong kulam, merong barang, merong mga tao, merong mga aswang. Dito na ko lang na ano na... Dito lang sa ministry, no? Ay, yung mga pasyente na meet mo. May sigbi. Ano, totoo pala talaga yun. Yung mga unclean spirits. Mga unclean spirits. Yung mga may nobya na engkanto. So yan, nag-aate sila dahil mga classmate nila. So mga classmate. Totoo pala. Si Ate Dolores. Mga naka-series. Hintayin ninyo yung mga classmate nila. Napakabuti talaga ni Father Darwin. Marami siya talagang natutulungan ng tao. Nagpapasalamat kami sa kanya. Pag-pray natin na bigyan siya ng mahabang buhay, malakas ang katawan niya araw-araw. Dahil napakarami yung tinutulungan. Ang Diyos. Siya na, Kaya pag-pray natin si Father. Pati yung mga pare, i-pray nyo din. Na maging ma-inspire. Ma-inspire sila. Yan ang pakay natin. Yan talaga yung intention natin, Karen at Ate Dolores. Napupunta tayo sa ibang mga parokya and diocese. Empower them. So, marami namang na-empower. No? Para hindi na kami pumunta. Hindi na kayo pupunta dito. Pero nasa bawat lugar ba? Bawat parokya sana. Huh? Dito ko lang mga taga-ibang bansa. Father, pumunta dito. So, Ngayon, marami ng tao doon. Sa boarding house marami namin. Tayo marami na ngayon doon, Father. Marami na. Oo, marami na nakaabang sa'yo doon, Father. Yes, no. Yan ang mga storya, mga classmate nila, bagong classmate. Meron din bagong nagpa-enroll kahapon. So may mga bagong enrollee.
sa mga classmates nila. Welcome to the class. No, wonderful class, no. About spiritual warfare, mga kapatid. So, yun ang intention natin, interview natin sila, dahil kung ako lang ang magsalaysay, no, may bigat naman, pero mas mabigat yung mga nakaranas talaga ang magsalaysay, no? So, ini-inspire ko yung mga kapatid natin, dahil yung mga experience nila ay na-experience na maraming mga kapatid natin. At doon sa experience nila, malalaman nila kung sino talaga ang dapat lalapitan. Amen? Amen. So, yan lang sa muna, mga kapatid. At sana na nabuksan yung isipan ninyo. Follow and subscribe YouTube channel natin, dahil i-re-upload natin ito sa mga channel natin para marami pa tayong maabot. So, fight ni Maria at attack sa FD with a humble heart po. God bless with a humble heart. So, sambangan nyo si Ate Dolores, classmate. God bless you po.